Hello guys, nagbabalik ulit ako, JD Mechanic nga pala. Kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe. Dahil marami kayong matututunan dito about sa motorcycle. Okay guys, simulan lang natin to. Ang topic pala natin ngayon ay kung paano i-wiring ang regulator rectifier at kung paano ito gumana at kung anong silbi nito guys. May 2 type of regulator rectifier tayo dito guys. May 4 pins at 5 pins. Mamaya ko na ipapaliwanag ang pinagkaiba ng dalawa guys at kung paano ito wiring. Ipapaliwanag ko muna kung anong silbi nito at kung paano ito gumana. Okay guys, may dalawang picture tayo dito guys. Dito, kung mas kilala natin ng magnet guys. Regulator rectifier guys, yan ang topic natin ngayon. Ang dalawang yan guys, sila yan yung pinaka charging system ng motorcycle natin guys. Sila yung nagkakarga sa baterya natin at sila ang dahilan kung bakit umililaw ang mga ilaw natin guys. Sila yung pinaka charging system natin guys. Okay, sana nakakasunod kaya guys. Ang stator guys, kapag umandar ang motorcycle natin guys, gagawa yan ng o magkikreate yan ng AC current guys o alternating current guys. Ang alternating current guys, kaya niya nung pailawin ng ilaw natin guys o ang headlight natin guys, pero huwag kayong magkukonik sa stator natin guys dahil mapupundi lang ang bumbilya natin guys o ang headlight natin guys, mapupundi lang agad agad dahil lang ilaw natin guys ang kailangan niya ay direct current, hindi yung AC current guys. Kaya niya nga magpailaw ng bumbilya guys, kaso hindi yun ang angkop na current para sa mga ilaw natin guys. Kaya huwag kayong mag-coconnect sa stator guys. Okay guys, pag umandar ng motorcycle natin guys, dun na magkikreate ang stator ng AC current o alternating current. Pag nakagawa na siya ng alternating current guys, dadali niya kay regulator rectifier guys. Pag napunta ng AC current guys sa regulator natin guys, ang gagawin ng regulator natin, i-convert niya yung AC to DC current guys. Yung DC current guys, yun na yung magpapailaw sa mga ilaw natin guys. Yung DC current, yun yung angkop na current para sa mga ilaw natin guys. Sana nakakasunod kayo guys. Yun ang pinakaunang silbi ng regulator rectifier guys. Magko-convert siya ng AC to DC current guys. Sana nakakasunod kayo guys. Okay guys, may regulator rectifier kayo dito at battery guys. Ito ang pangalawang silbi niya guys. Pangalawang silbi ng regulator rectifier natin guys, kakarga niya yung battery natin guys. Yun ang pangalawang silbi niya guys. Ito ang pangatlong silbi niya guys. Pag na-percharge niya yung battery natin guys, ang standard pala na voltage ng battery natin guys pag na-percharge guys ay 12.6 voltage guys. Pag na-percharge na siya guys, dapat hindi na magbibigay ng DC current ang regulator natin papunta sa battery guys. Ang gagawin ng regulator natin guys, pag na-detect niya na full charge na ang battery natin, gagawin niya, ikakat niya yung supply niya guys. Hindi niya na ikakarga ng battery natin guys. Bali, ang gagawin na ng regulator natin, ang bibigyan niya ng current o ng DC current ay yung mga ilaw natin guys. Sana guys nakakasunod kayo. Yun ang pangatlong silbi ng regulator rectifier na guys. Sana nakakasunod kayo guys ha. Dito na tayo sa regulator rectifier guys. Ang color code niya guys, lagi ko sinasabi guys, lahat ng wiring ng motorcycle natin guys may color code siya guys. Kaya lagi nyo tatandaan niya guys ha. O guys, yung unang kulay natin guys, kulay red, nakakonect niya sa battery positive guys. Kulay green, negative guys.
sa battery natin, negative guys ha. Yellow, AC input guys. Ibig sabihin yan sa state natin o mas kilala natin na magneto guys. Pink o kaya naman white guys. Minsan kulay pink sa guys o kaya naman white. Depende sa model ng motorcycle natin guys. AC input guys. Nakakonnect din yan sa stator natin guys. So mas kilala natin na magneto guys. Okay guys, may wiring diagram tayo dito para mas malinaw guys at mas lalo maintindihan nyo. Okay guys, may stator tayo dito, may regulator rectifier at may battery guys para malinaw guys. Okay, simulan natin dito sa color red. Nakakunit nyo sa battery guys, positive ng battery guys. At yung tatandaan nyo guys ha, bago nyo i-connect yung red ng regulator pupunta sa battery guys, maglagay ka ng fuse. Alam nyo naman siguro kung anong nagagawa ng fuse at kung anong silbi ng fuse guys. Ang silbi ng fuse para safety yan guys, in case o baka mag-grounded ang red guys o ang supply natin ng positive, ang gagawin ng fuse ay magkakatsa guys, hindi na magkakatsa guys, hindi na nun masusunog ang wiring ng motor natin guys at hindi masisira ang mga accessory guys tulad na lang ng regulator rectifier guys. Yun ang silbi ng fuse guys, kaya maglagay kayo ng fuse bago nyo i-connect sa battery guys. Sana nakakasunod kayo guys ha. Negative guys, kulay green, nakakonnect yan sa negative ng battery natin guys, hindi na kailangan ng fuse yan guys dahil negative lang yan guys. Okay guys, sana malinaw sino. Kulay yellow guys, nakakonnect yan sa stator na kulay yellow din guys. Sa stator kulay yellow din yung linya guys, yellow to yellow lang guys para di kayo malito guys, yellow to yellow lang yan guys. Yung kulay pink naman o kaya naman kulay white guys, nakakonnect yan sa stator din guys. Ang kulay naman ng connection sa stator guys, kulay pink o kaya naman kulay yellow o kaya naman kulay white sa guys. Kahit alin dyan sa sa tatlong yan guys, depende sa model kasi ng motor yan guys. Minsan kulay pink siya, minsan yellow, minsan white. Itong nakakalito niya dito guys, ang stator na kulay yellow na linya, tapos yung isa pang magiging yellow din siya guys. Itong tip po dyan guys, kung pag magiging yellow silang parehas guys, yan yung yellow connection na yan guys. Kuha kayo ng tester, panda rin yung motor nyo guys. Yung isang connection na test light guys, test light pala guys, hindi tester, test light pala guys. Yung isang ano na test light guys, ilagay nyo, ilagay nyo sa negative at yung isa guys, ilagay nyo dito sa isang yellow guys. Pagka-connect nyo doon sa isang yellow guys, ilaw ang test light natin guys. Pag yung ilaw ng test light natin guys mahina kaysa doon sa isang yellow guys, pag mas mahina siya guys, nakakonnect siya doon sa kulay yellow ng regulator natin guys. Pag mas malakas yung ilaw ng isang yellow guys kaysa doon sa isang yellow guys nasa stator natin, nakakonnect yan doon sa kulay pink o kulay white ng regulator rectifier natin guys. Ulitin ko guys ha, pag mas malakas ang ilaw, nakakonnect dito sa kulay pink or white. Pag mas mahina ang kulay guys, nakakonnect dito sa kulay yellow ng regulator natin guys. Sana nakakasunod kayo guys. Dito na tayo sa 5-pin regulator rectifier guys. Ito ang color ko ba guys. Ulitin ko yung color ko guys. Pares lang yan guys, nadagdag lang ng isa guys. Kulay red, positive sa battery. Green, negative sa battery guys. Yellow, AC input sa stator. Pink o kaya naman white guys, AC input sa stator din yan guys, sa magneto. Kulay pink siya o kaya naman kulay white guys, huwag kayo magpaplito guys. Ito naman pang lima guys na nadagdag, kulay black siya guys, mint o kaya naman kulay red with white guys, huwag kayo magpaplito guys. Minsan black siya guys, minsan red with white guys, pinagsama guys ha. Nakakonnect naman yan sa accessory guys, sa ignition switch, sa susiyan natin guys, sa susi ng motorcycle natin guys, sa ignition switch.
Sa mga hindi nakakalam ng connection ng ignition switch, guys, may another video tayo kung paano i-wiring ang ignition switch, guys. Panoorin nyo na lang yun para makasunod kayo, guys. Okay, may wiring diagram tayo dito para mas malino sa inyo, guys. Huli red, nakakonect sa positive ng battery, guys. Ulitin ko, bago nyo connect yan, guys, maglagay kayo ng fuse para safety, guys. In case na mag-grounded ang linya natin, hindi masisira ang accessory natin, hindi masusunog ang mga component ng mga tulad na lang ng regulator rectifier natin, guys. Hindi masisira kung may fuse yan, guys. Okay, guys, kulay green, negative lang ng battery natin yan, guys. Direct mo dun, walang fuse yan, guys. Okay lang yan. Okay, guys, sana nakakasunod yan. Kulay yellow, makakonect yan sa dito natin, no, sa magneto natin, guys. Kulay yellow din yan, guys. Kulay pink o kaya naman white, makakonect yan sa stator natin, guys. Kulay pink siya o kaya naman white o kaya naman yellow, guys. Depende sa unit ng motor mo, guys. Pwede maging pink siya, maging white, maging yellow. Depende sa unit, guys. Ulitin ko, kung same na yellow ang dalawa, yellow dito, yellow din dito, siyempre nakaklito, no, guys. Ulitin ko, kuha lang kayo ng test light, yung isa nakalagay sa negative, yung isa i-connect nyo dito sa yellow. Dapat umandar sa sasakyan natin dito, guys, ha. Pag kinunok nyo dito sa kulay yellow, guys, na isa, dapat yung isa mas mahina yung ilaw niya, guys, pag kinaslight, no, guys, ha. Ibig sabihin, pag mas mahina, guys, yung ilaw niya, nakakonect siya dito sa kulay yellow ng regulator rectifier natin, guys. Pag yung isang yellow, mas malakas yung ilaw niya kaysa dito sa isa, guys. Dito sa isa, mas malakas itong isang yellow na yellow sa test light. Ibig sabihin, guys, nakakonect siya dito sa kulay pink ng regulator natin, no, kulay white, guys. Okay, magpapalit mo, guys, kulay white o kulay pink ang kulay niyan, guys, sa regulator. Okay, guys, sana malino sa inyo. Dito naman tayo sa huling niya, guys. Kulay black, guys. Minsan naman red with white, guys. Okay, magpapalit mo, guys, minsan black, minsan red with white, guys. Nakakunik yan sa ignition switch o sa susiyan ng motorcycle natin, guys. Sa ACC yan nakakunik, guys. Kung di nyo alam yung connection na yun, guys, may another video tayo na ignition switch. Panoorin nyo doon kung saan yung connection ng ACC o accessory ng ignition switch, guys. Okay, guys, sana malino sa inyo kung paano i-wiring at kung anong silbi ng regulator rectifier, guys. Kung nakatulong ako sa inyo, please subscribe at thank you, guys.